on something else, baby! Boy, Mike Reyes, you already know. Wrestling going on between Lingana and Bonfort. Hosseini, unstoppable when he's that Hosseini. Close. He loves. Hey. It's Ramal Hosseini, guys. Damn, bro. Bro. That's a familiar face, people. That's a familiar face. Grabe. Kailan tayo ulit nagkita? Tagal na. Parang tagal na, bro. Tagal. Wait lang, ayusin ko lang camera ko. Wait lang, wait lang. Ganda eh. Kailangan perfect. Kailangan perfect to, pare. Rabal Hosseini to. MVP to eh. Hindi pwede. Naku po. MVP ng ano? Sa patintero? Kailan ka last nandito, bro? Tagal na. January 2020. Oh, 2020. So right before the pandemic. Ay, hindi mo pa alam na magkaka-pandemic. Hindi pa. Then you went back there. Oh my gosh. Guys, I'm with 2008 UAAP MVP. 2009 finals ka din, di ba? Finals. Yes, sir. So two MVPs. One in the regular season and one in the finals. And I believe, ito, personal na to, guys. Ah. Pre-foreign athletes era. Di ba? Kasi, uh-huh. Kumbaga, there were like dominant big men, you know, Jervy Cruz, and then Raba, and then we had, sino ba mga pre? Greg Slaughter. Mga UP boys, bro. Mga Greg UP Slaughter. Boys. Oh, Nestor David. Si Abby Santos. Abby Santos. Oh. Ken Bono. Ken Bono. Oh my gosh, I completely forgot about Ken Bono. Oh, yun yung mga MVP. Uh-huh. Like, okay, so it was first Ken Bono, and then Jervy Cruz, and then Raba Al-Husseini, and then Greg Slaughter. So, the pre-import era. Ang mga Pinoy big man natin, talagang dominante sa UAAP. And Raba was part of that list. Kaya excited ako nandito si Raba. And one of the more, kumbaga, characters of the UAAP. Oo nga, hindi ko rin alam kung bakit ganun eh. Naging character eh. Oh, di, tsaka bro, kayo ni Nonoy. Di ba? Kumbaga kayo ni Nonoy yung talaga. Yeah. That was the a duo. Two opposite people. Sobrang opposite personality. Sobra. Yan ang magandang kwentuhan natin, mami. But guys, again, thank you very much, Raba, for the time. Ah. Thank you, Mighty. Thank you. Oh, and guys, Raba, you're in ano, di ba? You're in... Kuwait right now. Kuwait. Okay, Kuwait. Mm. Is that your hometown, brother? Yeah, dito yung dad ko. Ay, yung dad mo. Okay. But yeah, thank you for the time, brother. Even if though may time difference tayo. It was tough, ah. Anytime. Para makahanap kami ng time na sumakto kami. But finally, we're here and... Bro, I just wanna like kwentuhan mo muna kami ng ano, where did it all start for you, brother? Where did it all start? Like, when did you find basketball and when did you start enjoying basketball talaga? So ganito 'yon, nung bata ako, yung kuya ko was a player of San Sebastian. Okay. San Sebastian Recoletos before he even transferred to La Salle. And then nung time na 'yon, syempre medyo wala naman kaming kaya sa family. So, pinapanood ko yung kuya ko noon sa San Sebastian na okay yung NCAA career niya, tapos biglang kinuha siya ng Lasal. And then nung nakita ko yun, parang wow, iba pala nagagawa ng basketball sa isang tao. You know? So, syempre, medyo naging inspiration ko yung kuya ko kasi nung bata naman kami, wala talaga kaming pambayad ng kahit ano. You know, like, kahit sa akin, yung mom ko nahirapan akong ihanap ng high school kasi wala talaga kaming pera. So, yung pera namin, sinesave namin para doon sa mas maliit kong sister. Yep. So, yun, nag-tryout ako sa PCU. And then, si Coach Eric Gonzalez, nakita niya ako doon. Nakitaan na ata ako ng kung ano man. So, binigyan niya ako ng chance, yun. Talagang, nung nagpunta pa ako sa PCU dati, Diyos ko, wala akong kaalam-alam about varsity basketball, bro. Wait, so saan ka muna nagano? Like, saan ka lumaki? Manila? Makati. And then you're... Malapit sa Santa Ana. Santa Ana okay. Racing Club dati. Yeah. So, and your kuya was... Medyo hood talaga. Hood, ah. So your kuya was hood part talaga. Of Staglets. No, Stags. Ah, Stags na. College na. College. So same, nag-college sa... Baste, tapos nag-college siya sa Lasal. Two years siya sa Baste and then 3 years sa Lasal. Anong time to, brother? Sino mga teammates niya? Sorry, hindi ko na ano na yun. Saan? Sa Baste? Sa Lasal. Anong years? Mike Cortez. Oh, for real? There was an Al-Husseini there? Ay, hindi. No, Sharma. Si Al-Sharma kasi. Oo nga pala. Nangyayaan naman, no? Sabi ko, wait lang, wala Al-Husseini. Iba si Carlos Sharma nga pala. Anak man to. Okay. Okay. Wait lang, bro. I've always wanted to ask about that. So you're half brothers.
Yes, different dad, same okay, mom. Okay, different. Okay, okay. Now, guys, okay, kapatid nga pala si Carlos Sharma, guys. Tataka ko, may alusin. Okay, so Carlos Sharma was part of LaSalle and then you were watching lang, bata ka pa noon. Yeah, yeah, high school pa lang ako noon. High school ka pa. And then you weren't part of any team. Wala pa. Nung nasa PCU ako, wala naman akong alam talaga sa basketball, bro. Talagang napilitan, hindi naman sa napilitan, pero kailangan ko sigurong gawin para makapag-aral. Yeah. So you went there for a scholarship first and foremost? Yeah, pero nung first year ako, hindi rin ako naka-scholar agad kasi wala, raw talent talaga. As in, daw marunong mag-dribble, pan-dribble ko ata, nuko ko, at saka palag ko. wala ako talagang kaalam-alam. Si Coach Eric yun, tiniis niya ako nung high school. Every after school namin, pupunta agad ako sa gym para mag-training. Ngayon, tapos si Coach Abit Gidabin din at si Coach John Jacinto. Yun talaga, si Coach Abit yung nagbigay ng break sa akin nung third year high school ko. Third year high school. Medyo umangat yung game ko nung kahit papaano. Naging defensive player of the year ako nun. Third year. Sa NCAA. So, hindi ko alam paano ko nakuha yun. So talagang aminado ka when you first came to PCU. Talagang raw. Wala. Okay. Pag first practice ko doon, sila Ron J. Buenafe nandun pa. Yeah. So sabi ko, grabe tong lineup na to. Talagang mamang-mama, alam mo yun. Ako, 13 years old pa lang ako noon. Isipin mo, pa nagtra-practice kami, di ba? Dapat pag may pumito, break, dun ka palang inom ng tubig. Ako, wala akong pinipili kasi hindi ko naman alam. Eh. Akala ko, rec league lang. Punta akong gilid, inom ako, kain ako. Wala. Alam. Kumakain pa during practice. In the middle of the practice, bro. Pupunta ako sa gilid para kumain ng cupcake. Alam mo, pailaw lang. Wala talaga akong idea nun. Wala. As in, zero idea. So, high school. Hanggang sa natuto. Sina ano to, Ron J. Nandito pa sina Pascual. Naputa mo pa. Hindi na. Wala. After ko na yun. After mo na yun. Ah, so nung na-suspend, after ka na nun. Wala ka na nun. Wala na. Nasa Tinewan. Okay, so third year, you were given a break. You started to make noise on the defensive end. Defensive end. Kasi dati parang wala. Sa offense, di naman talaga ako, wala akong hilig sa offense. So, ang gusto ko dati, namamalpal talaga. Oh, tapos si La James Mangahas and Alan, yung mga teammates ko yun. So, sila lahat nag-carry ng offense namin. So, yun. Ah, so teammate mo pa si The Snake. Inabot mo pa si The Snake. Kabatch ko yun. Kabatch ko talaga. Kabatch mo pa si The Snake? Yes, bro. Okay. Sabay James kami sa high school. Older. Tapos younger si Alan. Ah, si Alan. Okay, so so during your senior year, it was Alan. Alan was the man. James and Alan pa rin. Hindi, akala ko older. Di ba older naman si James? Same kami, same batch. Ah, same batch pa si Alan tsaka si James? Hindi, kami dalawa ni James. Pero si Alan ang younger. Nandun pa rin. Nandun pa rin siya. Okay, so James and Alan. I remember this time kasi nung LaSalle Green Hills ako, siguro first year, second year ako, narinig ko yung NC, siyempre pag nagkakuntuan, Mangahas talaga. Kumbaga, ginagaya pa nga nila si Alan, yung mga ganun-ganun ni Alan. So anyway, di ba? Kasi maglaro yun. Diba yun? Diba? Kayat lang yun, pero magaling yun. Kala mo, natitrip lang eh. So Alan and James were more or less the ones na were making noise sa NCAA noon sa PCU. Okay, yeah, so when you graduated high school, you were more of, baga, malaki. Malaki. Yeah. Raw talent still. Pero hindi pa rin. Wala pa rin. Hindi pa rin man ng sobrang average yung double figures, pero hindi pa rin. Wala putback, pa rin. Putback, ganun. Trap pass. Parang ganun lang. Trap pass lang. Fast break. Fast break. Ganun lang. So, okay. So, where did it come from? Where did the, who are the teams who recruited you or talked to you after high school? Bro, maniniwala kang wala. Seryoso? Ateneo lang. Pero naman, bro. Swerte mo naman. One team recruited me, Ateneo. Of all. Sila lang. Pero Ateneo naman. Talaga. Swerte mo naman. One team lang kumuha. Sige, Ateneo pa. Sila lang. Walang kumausap sa akin kahit sino. So, who talked to you? Wala talaga. Sino kumausap sa'yo? Si Paolo Trillo. Paolo Trillo talked me. Talagang after nung graduation ko, sila agad. Nagkausap agad sila ng mom ko, ganyan. Tapos pinuntahan talaga nila ako sa bahay to try out after graduation. Lahat. So sila lahat ang gumawa. So they saw the potential? Potential, yeah. Probably. Siguro yun yung nakita nila sa akin. Matangkad ka naman talaga. Kumbaga, pagalingin na lang natin to. And the recruitments before were different, di ba? So obviously, they went to your house, usap kayo, ganyan. And ganun lang. Ganun lang. Usap lang, di ba? And it was an easy decision for you. Very, very easy.
gawa rin ng kuya ko kasi galing siya sa Lasal. I think noong time na yon, dapat doon niya rin talaga ako gustong papuntahin. Sa Lasal? Pero, oh, pero ewan ko, may problems ata na nangyari between him and okay. I don't know who. So, yeah. Nung time na yon, nag-ask ako ng advice sa kanya. Sabi ko, kuya, siyempre idol ko kuya ko. Oo naman. Gusto kong pumunta talaga ng Lasal, ganyan. Sabi ko, gusto kong gayahin yung legacy mo, ganyan, ganyan. Yeah. Tapos sabi, siya na yung nagsabi sa akin na, bro, mag-Ateneo ka na lang. Okay, parang sige. Kalaban niya na. Oo, parang okay. Kung gusto mo dun gumawa ng pangalan, di solid. Sige, gawa tayo dun. Tama, tama. So you and your kuya were close nung time? Very, yan. Very, very close. Hanggang ngayon naman. Ngayon, yes. Sobra. Mm. So talagang yun yung ano mo. You were looking up to your kuya. Okay yun ah. And then your kuya went to Lasal. Kaya nga ako number 19 sa Ateneo eh. Kasi number 9 siya sa Lasal. Pero yung number 9 sa Ateneo, bawal mag 9 kasi malas. So ginawa ako 19. Ano yung kwentong yun? Brother, sorry ah. Kasi nakausap ko rin si JC eh. Hindi rin daw siya pwede mag-9 nun eh. Bakit bawal mag-9 sa lahat Ateneo? Daw ng number 9 sa Ateneo na-injure. Since when? Who was the last number 9? Matagal na. Matagal na. O kasi sina JC, bawal mag-9 yan, alam ko eh. Okay, so anyway. Bawal talaga. Bawal talaga. Ah, so bawal ka mag-9, so nag-19 ka. Okay, so when you first went to Ateneo, culture shock, pare. Ateneo de Manila, bro. Oh, bro. Doon ako sobrang nawala sa sarili ko. Hindi ko in-expect yung environment. Siyempre, galing lang ako sa hood, bro. Literal na hood. Tapos bigla ako napunta sa elite school. Katipunan, I really don't know. Hindi ko alam paano mag-act. Wala. Walang kahit ano. Even guidance from anyone, wala. So I was thrown into the fire just like that. And, so malaking adjustment. Oh. Sobrang laking adjustment. And bro, it's a different beast sa Ateneo. Katipunan yun. Bro, linis dun, pare. Oh bro, parang nung unang mga years ko dun, sabi ko, bagay ba ako dito? Yun. Parang tama ba tong decision na ginawa ako? Kasi wala, ang hirap. Lahat ng mga mata nasa'yo talaga. Oh, maliit na bagay, they will scrutinize you for everything. Everything. Believe me. Well, I can imagine being from a small town. Kumbaga, basically you were unknown. Naglalaro ka lang, you were enjoying your basketball, 'di ba? Scholarship. Tapos, well, did you have any kumbaga advice from your kuya? Kasi yung kuya mo at least Lasal din eh. So, kahit pa paano, it's the same level. Did he give you advice like what to expect pag pumasok ka ng isang malaking school and malaking basketball program? Wala naman. Parang sinabi niya lang sa akin, play my hearts out, you know? Maging competitive ka, ganun. Yeah. So, yun siguro yung daladala ko lang talaga. Sobrang competitive ako nung bata ako talaga. Yeah, to the point na kahit mainis ka sa akin, wala akong pakialam. Kahit anong sabihin mo sa akin. So, parang sinasabi mo, sobrang competitive mo nung bata ka. And this was coming from bata ka pa lang, like bata. Siguro, ayoko talaga patalo eh. So ano ka, umabot ka sa point na, like, hindi naman lagi sinasabi, di ba? Sore loser, pikon. Baga hindi ako pwede sobra. Matalo. Sobra talaga. Ibang level. Ibang level yung pagkapikon niya dati. Oh bro, ayoko talagang natatalo kasi naiinis ako talaga. Umabot pa yun sa point, kunyari dati no senior year ko sa Ateneo, pag natalo kami ng second group sa scrimmage. Si Coach Norman minsan i-end na yung practice. Ako yung de-cornering ko talaga siya. Sabi ko, no way. No way we will end this practice with the first team losing. No way. One more round. Hanggang sa talunin namin yung second group, dun lang kami magiging okay. Ganun kalala. Kalala talaga. Wait, so first year ka, dumating ka, culture shock, both sa team and sa school. Yeah. What year was this? 2000? 2005. With LA Magnum and Baji. Oh my gosh, man. Yeah, bro. Last year niya. Yeah, you were the rookie of LA. Yeah. Okay, so you entered before Eric. Yeah. 1 year ahead ako kay Eric. And you were lined up right away? Yeah. Okay. At 16 eh. At 16. Ah, so 16, batang-bata ka noon. Oo nga, hindi ko rin alam paano napunta ng Ateneo. 16 pa lang ako, tapos line up agad sa seniors. Oh. So sino ang ano mo noon? Sino yung, kumbaga, ano yung na-culture siya ka sa team? Sa team, bro. Ano mga, bro, pagdating mo, LA Tenorio to, pare. Oh, bro. Siyempre, Diyos ko, teniente yun. Pinakamagaling na point guard sa Pilipinas. Aside from Jason Castro. Yan yung hierarchy. Totoo. Silang dalawa. How was that like? Culture shock, bro. Sino mga teammates mo nun?
Sino ba? JC Dog, Maki, LA, JC Magnum, Baji. Baji, Magnum. Martin Kimson. Pero malakas JC. Kayo. Malakas, malakas kayo. Malakas kayo. Malakas. Kayo. Yeah. Final four naman. Final four. Final four. So this was LA's last year. LA's last year, yes. Coach Norman Black na to, di ba? So did you get Coach any... Did you get any runs o ano ka lang talaga? Pasulput-sulput ka lang. Pinapasok ka? Nagagamit ka naman? Hindi. Naka 4 points na ako buong season. Buong season, bro. Talaga? So talaga... So feel mo raw ka rin nung time na yun? 16, bro? Oo naman. Yung batang-bata. Batang-bata, no? Pare compared ngayon, 18, 19 yung college mo nga. Oh, 20. Meron pa ng 20. 19, 20, 20 eh. Rookie pa lang yun, ha? So you were 16 years old when you first entered the league. That's yeah. Why you weren't known yet. Kasi di, bangko ka pa eh. Oo naman. Wala. Kumbaga, you were, there was a time that there was just this younger brother of Carlo Sharma. Yes, yun yung tawag nila sa akin. Oh, ikaw yung kapatid ni Sharma. Ganun. Which is, doon ako napipikon lalo. Doon ako nagiinit yung ulo ko kasi bakit ako kilala na kapatid na lang, di ba? Di ba pwede rin naman ako makilala? Pero, pwede yung rapa ako, coach. Pero yun yung mga naging fuel ko sa sarili ko para talagang iangat yung game ko nung time na yun. And your kuya won how many championships? Two? I think two, di ba? I think back-to-back siya. Back-to-back. So your kuya, kumbaga, had a successful career, but you had a chip on your shoulder that I wanna have like a more successful career. It was a friendly competition naman, obviously. Sobra. Oo naman. Wala sa amin yung magkapatid. Oo naman. I'm sure siya din na parang, galingan mo. Like, angatan mo yung nagawa ko, di ba? So, ano yun? Isa sa mga taong nakaka-penetrate sa akin pag nagbibigay ng advice. In short, konti lang nakaka-penetrate sa kanya. True. Yun yung ibig sabihin. Lang. Okay, so what was the experience like, bro? So UAAP, bro. UAAP, man. Fuck. So first year, medyo okay. Rookie season, onti lang. Wala. 3 games lang ata or 2 games lang ata na laro ko nun. Pero nung second year ko, starter ako kaagad. Ah, you were playing above Doug? Second year? Sabay kami. Ah, 4 ka. 5 ako, 4 siya. Si JC Maki, Dog, starter namin. Ako, pati si Chris. You. Ah, starter ka nun. So when Eric was a rookie and Eman, you were the starter already. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Tapos, okay yung naging second year season ko nun. Average ako siguro 8.6 rebounds if I'm not mistaken. So medyo okay, pero hindi pa rin ako, for myself, hindi ako kontento. For sure. Kasi ambisyoso ako talaga nung bata ako, bro. Ibang klase. To the point na wala talaga akong pakialam kahit sino masagasaan ko para lang gumaling ako. Yun yung mentality ko dati. Yeah. Which is often misunderstood. Let's put it out there. Often misunderstood. Oo, kasi syempre, first off, malaki akong tao. Medyo intimidating yung itsura ko. Pag nainis ako, syempre, iba na yung dating nun sa ibang tao. Hindi na siya friendly. Suplado siya, maangas siya, mayabang siya, malaki. Alam mo yun, lahat sasabihin sa'yo pag ganun. Pero di naman nila ako kilala yung person. Hindi ka naman for others nun, pare. Hindi daw. Selfish daw ako nun pag ganun. Hindi, pero in fairness, brother, pag nagkikwento, like nagkwento sa akin si Ryan tsaka si Eman, ganun din sinasabi niya, basta pag nagalit si Raban, natatakot na lahat. Bro, kasi yung competitive level talaga, ibang klase. I expect a lot from my teammates kasi yun yung in-expect sa akin ni Coach Norman, lalo na nung senior year ko. Eh, sabi niya, sayang naman, fourth year ka na, anong gagawin mo? Gusto mo ba yung legacy mo? Ganyan ka na lang sa Ateneo. Parang naging top recruit ka, one of the top recruits, tapos walang mangyayari sa'yo. So, nung third year ko naman, nag-start ako ng first round, tapos biglang si Ford na yung nag-start, nag-dip yung game ko, bumagsak talaga, inalis kami ni Ken Baracoso sa starting lineup kasi wala, sama talaga ng ginagawa rin namin nun eh. So, nagkaroon ako ng dip na year. Tapos, no, summer no third year na yun, doon na ako talagang sabi ko, di na pwede to. May mga pumasok na rookies nun, sila Justin, Nico, Ryan. Sino pa ba? Ryan, yung time na yun. Yeah. Sabi ko, shit, parang di ko na ata kayang tanggapin na ano na lang to. May dadating pa na bago, sila pa mauna sa akin. So, si Coach Norman, noong time na yun, as in, noong time na natalo kami nung third year ko, kalimutan ko. Against LaSalle. Yeah.
2007. Tapos, yun na, yung summer training noon, as in everyday after practice, kami ni Coach Norman, parang siya yung naging ball boy ko, talaga sa totoo lang. Siya yung, wala, sabi niya, tara, one-on-one, ganyan, tuturuan kita ng lahat. He taught me all the moves from left block, right block, mid-range, floaters, everything. So every after practice, yun lang yung ginagawa ko, as in kasama ko siya. Yeah. Tapos yung ibang teammates ko, pinapanood ako, ganyan-ganyan. So ako talaga, nag-tiis lang ako nagtiis. So for the next, what, 7-8 months, yun lang ginagawa ko every after practice talagang. Yung focus ko for the next UAAP, hindi pwedeng maiba. Wait lang, I have a question, brother. Kasi, you've been with Coach Norman for your first 3 years already. Mm-hmm. You were the one. I assume na you were the one yung biglang coach. Like, help me. Kasi, Coach Norman is one of the best bigs in Philippine history. And you were already playing for him for 3 years. Doon nag-shift. Nag-shift talaga. Bro, hindi ako humingi ng tulong. Sa totoo lang, siya pa yung nagsabi sa akin, it's time for you to be it's something, alam mo yun. Oh, kumbaga, it's time hindi na, 3 years ka na. Hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng gaganyan-ganyan. Hindi ka pwedeng ganyan lang. So, ako yung nakinig sa kanya. Siya yung pumausap sa akin na oras na. And this was when Doug wala na nung 2007. So, it was you and Ford. Yeah. And then Ford was playing above you second round. Ford na wala na rin. Yeah. So talagang ikaw na. Kumbaga, wala na siya choice, brother. Kasi wala nang Ford, eh. Wala nang Doug. Okay. No choice na siya. Kumbaga, pagalingin na kita, no choice na ako. Siya rin. So, siya rin yung talagang, let's go. Let's change. Kasi nung summer, bago mag-fourth year, ang sama talaga ng summer league games ko. Tapos, lahat ng teammates ko sinasabi sa akin, yan, nandiyan si Justin, mauuna pa sa'yo yan. Tsaka sila Vince Burke, yung isa pa namin, teammate ni Kirk Long. Sabi ko, parang di ko ata masisip mura pag nangyari yan. Hindi ko kakayalin yun. Nako, baka habang buhay kong dalin to. Alam mo yun. So yun, nandun na naman yung competitive level ko. Talagang, ako po, ibang klase. Sige, magkwento ka na. Ano bang kukwento ko? Talungin mo kasi ako. Hindi kasi bro, ito ah. Para sa lahat ng players, alam lahat ng player to. When you're outplayed by your senior, syempre asar ka pa din, pero it's not as bad when you're outplayed by someone younger than you. Doon magbabago lahat. Yun nga yung nangyari nung summer, bro. Justin was playing way ahead of me. May point na siya na yung ginagamit na start. May point na si Coach Norman sobrang frustrated na sa akin kasi. Talaga? Erratic din ako mag-isip nung bata ako, bro. Sobra. Hindi ko, so what would you walang, do? Kanyari, game. Game. Oh. Bangku ka, ganun. Gagalit gagamitin ka niya ako 3 minutes. Tapos, di na ako makakabalik. Siyempre, asar na ako nun. Sabi ko, ano nangyayari? Ganito. Third year na ako. Ay, fourth year na! Bro. To the point na minsan, siyempre sa sobrang frustration ko, pag kunyari, pag tapos na yung game, wala na akong binabati. Alis na ako kagad. Alam mo yun, sobrang frustrated ako sa sarili ko. And ganun. That's what so, yun, people took yun yung us. Yes. Yung action na yun, yun yung hindi nila maintindihan ng time na yun. Siyempre, ano ba to? Hindi na tumapagsabihan tong batang to. Ba't ganito? Angas-angas naman itong batang to. Wala naman to still din tong batang to. But ganyan, bakit pa kasi napunta sa Ateneo to? Diyos ko, kahihiyan. Ganun. Kumbaga, it was more of frustrated ka sa sarili mo. Yeah, kasi bakit hindi ako, ba't di ko malabas yung game mo? So you never took it against Coach Norman pag binabanggo ka? Nagigets mo? No way, bro. Siya yung talagang parang naging father tatay figure mo ko dun. Yeah. Intense. To the point na, alam mo yun, pag yung mga coaching staff sa Ateneo, hindi ko nasasabihin ko sino. Ay, huwag na! Tayo dyan. Na to the point na pinag-iinitan din talaga nila ako pag inihintay nila akong magkamali, mapigon, magkamali. To the point na pag nalabas nila sa akin yun, pauuwi na nila ako sa practice pag wala si Coach Norman. Pag nandun si Coach Norman, wala silang magawa sa akin. Zero. So bata ka. Zero, bro. So para kasi Ryan. May sa ganun. Pero iba yung Ryan Buenafe, bro. Iba yung Ryan Buenafe. Kasi magaling talaga from the start. Kung merong educational awards ba ganyan ng basketball, cum laude, suma cum laude. Ano yung pinakamataas? Cum laude, di ba? Suma. Oh, si Ryan 'yun. Si Ryan. Bro, kahit lasing, kahit ano mangyari.
Mabibilib ka talaga. Paano niya nagagawa tong mga to? Tapos ibang ikaw, sipag-sipag mo, no? yun lang yung pangbawi ko nung college ko. Talagang yung ethic, work ethic ko talaga. So you were the... So you were more or less the opposite of Ryan. Not in a way na masama, pero like he was more of the talented. Wala, kahit anong gawin ko, magaling talaga ako eh. Ikaw, dinaan mo sa sipag? Dinaan mo talaga sa sipag? Dinaan ko lang sa sipag. Si Ryan, hindi. Yun, gifted. Gifted yun. Sobrang gifted yun, pare. Sobrang gifted talaga, bro. Ibang klase. Finals namin. Finals namin. Late siya. Sa totoo yun! Totoo yun, bro. Wala nagawa si Coach Norman. Starter pa rin siya. Sabi pa niya, hindi siya starter, boy. Sabi niya, hindi daw siya starter. Sabi ni Eric, pinaril ni Eric lahat. Sabi ni Eric, hindi, starter yun eh. Tapos gumawa pa nga. Bro, round robin na yun. Makikita mo si Ryan sa Southgate, tumatakbo sa may gilid, oh. Sabi namin nila, anak nito, toko, ato kung nangyari dito. Bakit wala to? Anong ginagawa nila? Biglang, el. Pumunta doon, nagra-round robin ako. Oray, kamusta? Balita. Okos lang. Ganun lang siya. Okay lang. Ay, hindi ka ba maglaro, pre? Pwede yan. Pwede tayo. Yun, pagkapasok, parang wala nangyari. Paano ka maiinis sa taong ganun, di ba? Talagang talented eh. Totoo. Talented talaga. Brother, may question ako sa'yo. Because you were the senior of Ryan Buenafe. You were more or less, kumbaga, ikaw yung ano, MVP ka nun eh. Ay, hindi. Hindi ko rin alam na magigukuha ako nun. Pero ikaw yung... Hindi, let's not talk about Ryan first. Mamaya si Ryan sa 2009 siya nagwala. Sige, ikaw muna. Okay, so... Go hard ka sa preseason ng 2008. Tapos hindi ka ginagamit. Kailan kasabi mo na go hard ka? Go hard ako sa ensayo. Pero laro, wala. Preseason games, hindi pa rin lumalabas talaga, bro. Hindi pa rin lumalabas. Okay. Nagsimula lang nung season talaga. Nung fourth year ko, first game against LaSalle agad. Remember ko pa yung stats ko noon. 10 points lang ako noon. Pero nakuha ko yung PS Bank Maasan Player of the Game. Tapos sabi ng mga ibang alumni sa akin, ayan, at least nakakuha ka na ng award, ganyan-ganyan. Pero sa isip ko, ha? Hindi naman ako ganito maglaro eh. Alam ko pa yung lang. Kaya kong ibuga. Parang wala tong baba nito. Second game came, UE kalaban. Tapos ano to? Na 16-17 nata ako noon. Or 17-16. Okay. Pero nung end game, parang may mga random shots pa ako na tinapon na dapat hindi ko na tinira para panalo na kami. Pero dati iniisip ko, shoot ka lang, bahala ka dyan. Alam mo yun? Tapos dumating yung third game ata na kalaban namin FEU noon. Bro, may kwento yung FEU noon. Kasama ko pa si Ryan Buenafe noon bago maglaro. Rookie siya! Kasama ko pa siya. Pinunta namin yung chicks niya sa FEU. Sabi ko, pre, Ryan, baka malate naman tayo sa laro niyan, pre. Anong ginagawa mo diyan? Hindi, sandali lang. Bibigay ko lang sa chicks ko, ganyan. Anak na, siopaw ka, Ryan. Mamaya, malate tayo. Patay tayo diyan. Sa akin, sa mabay. Tapos punta na kami ng game. Buti nakaabot kami. Tapos yung game na yun, talo kami. Pero, hindi ko alam. Parang sinaniba na ata ako. Naka 33-20 ako noon. Apucha. So 66 yung Ateneo, 33 sa akin. Tapos pero talo kami. Iyak ako noon, bro. Doon ko na realize na eto yun eh. Eto yung iniintay ko eh. Ganito ako maglaro. Pero talo kami. Iyak ako noon, bro. Talagang umiyak talaga ako. Sobrang sama ng... Alam mo yun, iba yung hit sa akin ng talo na yun. Yeah. Kasi tapos first time mo gumawa eh. First time mo rin gumawa ng ganun eh. Yeah. Oh, hindi ko rin alam paano ko nagawa yan sa totoo lang. Anyway, tapos yun na, nung after nung talo na yun, nagsunod-sunod na. Biglang ang gaganda na lahat ng games ko. Ayun, doon ko na nakakita na, ito na yung pinaghirapan ko kahit paano, lumabas na. Pero brother, even if your summer was so-so, did you, when you got into the season, starter ka pa din? Ba ikaw pa din? Oh, starter pa rin. Pero finally, lumabas na. After 3 games doon. After 3 games. Nung lumabas na, doon ako medyo nagkaroon ng a bit of a relief sa sarili ko na. Yeah. Ayan, Rabs, kaya mo pala maglaro. Kahit pa paano, i-lessen mo yung pressure mo sa sarili mo. Pero syempre, yung kabilang sarili ko naman sabi, anong lessen yung pressure sa sarili mo? Akit pa. This is only the beginning. Akit pa. Huwag kang bibitaw. Yeah. Akit ka lang. Al-Husseini finds an opening. Couple of fakes. Gets it in. And look at that. The perseverance of the big man. The patience of the fakes. Holding that ball and not taking a shot. And go for OT.
because they can't put up 5 points in a span of few seconds. Wow, Al Hussein off the dish. Okay, so during this whole season, obviously you won the MVP 2008. Mm-hmm. Did you, kumbaga, after siguro ng first round, nakita mo yung points, yung CP, yung ano, tawag mo dun, yung basta yung statistical points, statistical race, nakita mo na o hindi mo talaga? Wala akong alam, bro. Sila Chris Chu yung nagsabi sa mga captain ko nun, sila Chris Yuri. Yeah. Siyempre, medyo nag-aalangan din sila sa akin nung time na yun. Siyempre, galing ako sa labas, yung pag-iisip ko rin dati talaga, medyo iba. So, sinasabi nila, oh, huwag kang magbabasa-basa lang mga ganyan. Yeah. Huwag mong babasahin yung mga ano, first round pa lang, baka mawili ka. Nasa medyo nasa taas ka, nasa upper five level ka ng mga players. So, may isipin yan. Sabi ko, wala naman sa akin yan siguro. So, sana mag-champion tayo ngayon this year kasi mataas yung expectation sa atin. Yun. It's tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. MVP ka. At saka, actually, nung end nung season, di ko rin ina-expect. Ang ina-expect ko rin nung namanalo si Jerby. So, it was you against Jerby? Kami yung 1-2 nun. Pero, kahit nung awarding, kahit tanungin mo siya, sinabi ko sa kanya, ikaw yung deserving. Ah, talaga? Oh, bro. Ginanong ko siya. Kasi, totoo naman, magaling din talaga naman siya. Oo, pareho naman. Bro. Pareho kayo nun. Unstoppable. Pag UST Ateneo yung game, wild. Wild talaga. Medyo, what was it like? Sige, what was it like when you end? Bro, Jervy's the nicest guy. Mm-hmm. Kaya alam ko, kumbaga wala kayong, I'm sure wala kayong pisikalan at tirahan kayo. So how was it like playing against Jervy Cruz? Not both dominant big men. Kayod, Brad. Oh, bro. Pareho kami binodoble. Pagbantay ko siya, doble pa rin kami. Pagbantay niya ako, doble. Ganun. Ah, pareho. So hindi one-on-one. Kumbaga patulong. Sandali, wala. Magaling to. Magaling. Wala. Nung fourth year ko, never ako naka-experience ng isang tao. Lahat pero ikaw din, pag binabantayan mo siya, ganun din. Tulungan niyo. Oh, doble. Doble talaga. Di naman ako magaling na defensive player for myself. Yeah. Kaya nandun si Nonoy. Siya yung nag-complement sa game ko talaga noong time na yun. Kasi siya yung depensa lang. Walang pakailan mo miscore yung taong yun. So, makaka-offense ka sa... Makaka-focus ka sa offense mo. Oh, jump shot. Ganyan. Jump shot, floater, post, take it out. Puro ganun lang. Saka pero, bro, care ako, hindi naman ako nag-average ng 30 minutes eh. 22 minutes sa game lang ako noon. Damn. Sobrang balance eh. Oh, balance. Ikli lang. Naglalaro lang matagal pag Final Four and Finals. So you got the MVP over Jervy, which I know you have so much respect for Jervy. And sobra, it's tough. It's tough to get your respect also. I mean, for a big man, kumbaga alam mo na isa ka dun sa mga pinakamagagaling. Kumbaga, you gotta be really good for me to really respect you in a way na Jervy Cruz. Di ba? Oh, bro. Nung awarding din, medyo naasar talaga ako nung awarding na yun. Siyempre, lalo na sa Lasal crowd. Bakit? Siyempre, awarding. Nung binigay kay Jervy yung medical, sinisigaw sa kanya, MVP, ganyan-ganyan, di ba? So, dun, lalo ako nabuisi talaga sa kanila. Ah, ganun, ha? Okay. Mythical kasi si Jervy. Mythical. Oo. Pero sinisigaw, MVP. Oo, gusto siya yung MVP. Ah, okay. Eto, di ba, tinayo lang sa finals? Yeah. Oh, saya mo. Sobra, bro. Yun yung time na sabi ko, Diyos ko po. Tignan natin kung mapigilan niyo ako. Parang ganun na yung tingin ko sa sarili ko nun. And who was guarding you? Who was guarding you with Lasal? Ferdinand? EJ Walsham, Ferdinand, Meyerhofer. Yun tatlong yun. Mama, magawa, talagang ano mo. Kumbaga it was the crowd. Dinala ka ng crowd. Nainis ako sa kanila. A minute gone by. Round to 17. 46-29. Raba out to Salamat. Baklao back to their field. Ticket for the face-up jumper. And wow, he gets it to go. Had Mangahas in check. Let's go to Jessica Mendoza to find out what happened at halftime for Ateneo. Yun yung naging ano ko. Yun yung naging fuel ko. Lahat ng nangiinis sa akin, yun talaga yung naging fuel ko. I bark back sa mga nangangahul sa akin. Oh, bro. Sa crowd to, ha? Crowd, oh. Kahit sino. Wala akong sinasanto talaga nung time na yun. Kasi malamang may numura ka, di ba? May numura ka. Bro, malala. Hindi lang mura. Diyos ko, kung ano yung naabot ko sa kanila, di ba? Malala. Saguta ka talaga sa crowd. Saguta. Tsaka whole game. Whole game. Whole game. Oh. And what's funny is, out of all the players in Ateneo, yung mga medyo wild or mga medyo talagang lalaban in terms of like sagutan tayo was ikaw, I would Eric assume Salamat. Eric Salamat. Yun lang.
Oh, kasi Chris would be quiet. Ryan, Jai, di naman masyado. Quiet lang din. So it was really you and Eric. Kami dalawa. Kumbaga kayo dalawa ni Eric. Kali kayo eh. Na talaga. Pareho kaming, halos pareho kaming area sa Makati lumaki. Mga 10-minute walk lang. So medyo si Eric din yung isa sa mga nakakaintindi sa akin nung time na yun. Kasi alam niya saan ako lumaki. Alam niya kung saan ako nang galing. So kami talaga yung umano sa fans nun. Kami dalawa. Oh, sige, sige. People, viewers right now would hate me if I didn't ask. O sige, give me a scenario. Your worst scenario against a fan. Sige na, ilabas mo na yan. Wala ka naman makakalaw kung sino to eh. PCCL, after nung first championship namin, we went against Lasal. Ah, after na, tapos na. Champion na kayo. Na. Okay. Champion na kami, pero sila uli na kalaban namin. Tapos, kailangan ko bang pangalanan to? Ako, mabigat wag to na, eh. Wag na, wag na! Ay, di! Ay, di! Alam ko na kung sino, wag na! Huwag mo na pangalanan, brother. Huwag na. Bro, malala yun. Kasi naiisip si ko na kung sino eh. Naiisip ko si na. Coach Norman din kasi yung binastos sa crowd. Uh-huh. So kami dalawa ni Eric, nag-usap kami noon na sabi namin, sino tong mga to? Ayun pala, pamilya ni ano. Ah, sabi niya. Oh, ah, ganun. Huwag na, bro. Bro, ikakat ko to ah. Pero di ba nag-Nike, di ba Nike ka pa? Nike ako since second year. Oo, di ba bata ka niya? Hindi siya, bro. Family niya. Hindi family nila. Cut mo to, ah. Oh, sige, kakat mo. O, di, kakat mo. Oh, pati ako. Sino iniisip mo? Sino iniisip mo sila, Tony? Hindi, hindi sila. Ah, so hindi si, ano, si... Bro, pamilya nila. Ah, okay. So, sina... Yes! Okay, oh, balik tayo. Okay, so... So, binabastos si Coach Norman. Ay, hindi naman binabastos. That's just, I don't wanna... Trash talk. Pina-trash talk si Coach Norman. Okay, so, nagalit ka. Daddy mo si Coach Norman, bro. Kami yung dalawa ni Eric, ang sama na agad ng pinlano namin. Sabi namin na, anong gusto mong gawin? Pre, tirahin natin lahat ng player nila. Wala na tayong pakialam. Sino gusto mo? Sabi ni Eric, ayun, nandiyan si Walsham, oh. Game, free throw line. Talo nang kami ni Eric, sabay sa buka talaga ni PJ. Liparan ng siko. Tapos hinihintay talaga namin magkagulo. Tapos wala naman, PCCL lang yun eh. Wala naman kami pakialam. Hanggang sa, yun, inaawat kami ng lahat nung nagkaroon ng gulo. Tapos kami ni Eric, punta kami doon sa gilid kung nasan sila. Ano pinagsasabi nyo? Ba't di nyo sabihin sa amin yan ngayon? Alam mo yun? Siyempre, huwag kayong bastos. Nanonood lang kayo dito para panoorin kami. Malupet, bro. Medyo intense kami. Lalo si Eric, kami dalawa. Pag nagganon yung utak namin, wala na. And I know mabait si PJ Walsham, bro. Wala bro, talagang nadala kami ng mga pangasar din ng mga tao. Kasi talo ata kami noon eh, hindi ko alam kung panalo kami. Pero I know that y'all don't take it as serious as the UAP. So alam kong hindi ninyo, like, okay lang kahit matalo kami, basta makabawi kami. Ay hindi ah. Hindi. PCCL. Naku, kay Coach Norman, walang PCCL, walang UAP. Ah, pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang yan. Mm. Well, mukhang sa inyo, mukhang hindi. Magpapaganon ba kayo kung UAP yun? Parang below the belt na rin kasi yung mga hirit noong time na yun eh. Kaya, so naririnig nyo? Yung time naman na yun, pag PCCL, kahit sa Araneta ka, wala namang manonood. You up lang naman may manonood. Totoo. So rinig. Medyo, bro. And si... mabait pa naman si PJ. Kaibigan ko pa naman si PJ. Kaibigan ko rin yun. Nadala lang yung mga kaasaran namin. Kahit sila JB, nagalit sa amin si JB. Si JB, di naman nagagalit yun. At tinitira yun na rin. Lahat talaga. Kasi bakit ganun yung fans nyo? Diba? Ano kami ginagawa? Basketball naman to eh. Normal naman. Kung asarin nyo, kami yung asarin nyo. Huwag nyo asarin yung coach namin. Okay. So medyo uminit lang kayo. Kasi of course, kahit si Eric naman when he was talking here, iba yung respeto niya kay Coach Norman eh. Talagang father figure eh. So ikaw rin ganun. So it was more asar because si Coach Norman eh. Okay lang kung ikaw bro. Ikaw wala kang pakialam. Kami, asarin nyo kami. Wala naman kami. Tatawa lang kita kung may gawin ka sa akin. I'll bark back. Pero for sure, maasar. Sa akin ka maasar. Ikaw maasar sa'yo. Sino ka ba? Parang ganun. Okay, so this was, ito yung ano mo, worst altercation mo with a fan. And 2008 to, MVP ka na. So the more, pare, na, kumbaga, MVP na eh. Kumbaga, nung hindi ka ka-MVP, malakas ka mga seri yung pang-MVP ka, bro. Oh, nako, iniisip na lang namin kung may ends na nung time na yun yung social media. Nako po,
Nako po. Na ano ka, Brad? Tsaka dati, magnifying glass lang ang meron. Wala pang ibang angles. Wala pa. Wala pang ganyan-ganyan dati. So, mas malala pa. Buti na lang. Oh, mas malala pa talaga. Marami pa. Marami pa. De, pero brother, ito ang question ko sa'yo. Bakit? Why were you, when were you the most misunderstood? Nung hindi ka pa MVP, feeling ko mas lalo nung MVP ka, bro. Mas, ang yabang naman ito. Mas ganon. De, bro, doon ako mas nag-tone down na ako ng time na yun nung fourth year and fifth year ko. Doon na medyo parang okay. Eh, yung kwento mo lang. Fourth year eh. Kwento mo incoming fifth year eh. Fourth year and fifth year ko, medyo doon ako nag-tone down kahit pa paano. Kahit pa paano. Pero sa school, hindi pa rin. Sa school, hindi ka ganun. Anong worst thing? Ano ginagawa mo sa Ateneo? Bakit ka misunderstood? Pasok. Di, bakit ka misunderstood? Ay, nako. Pupunta ba tayo dyan? Sige, punta natin dyan. Kasi meron doon isang tao. O, wag na natin pangalanan. Huwag na natin pangalanan yung tao na yan. Yung tao na yun, yun din yung inaano ni Ryan. Okay. Isang tao lang yun. Hindi, guys, to be honest with you, hindi ko tinanong si Ryan kung sino. So until to this day, hindi ko alam kung sino. So, wag na. Kilala na namin yung kung sino yun. The views and opinions of the guest do not reflect that of the host, okay? Sila ang nagsasalita. Hindi ko talaga kilala kung sino eh. Okay, so anyway, pareho kayo ng kinaiinisan. Kasi parang hindi lang fair yung treatment. From the beginning, nandun agad yung hate sa'yo na ayaw ko nung tao. Okay. So yun, syempre, pag may ganung isang tao na ayaw na agad sa'yo, na from within the team, syempre, iba na agad yung dating sa ibang tao, iba na agad yung dating sa labas. Syempre, yung taong yun may say na, de, ganyan yan. Ano yan? Sira ulo yan. Topak yan. Ganyan yan. Kahit ikaw naman wala ka namang ginagawa, kahit naglalaro ka lang, alam mo yun, kahit nagko-compete ka lang. Pero yung tingin sa'yo, magiging ganun kasi yun yung sinasabi ng isang tao na yun sa labas. So mahirap din, bro. Noong time na yun, hindi ko alam paano handle yung ganyan. Wala akong idea. Kasi lumaki rin ako na halos wala akong parents, bro. So parang si Ryan talaga. Parang ganun din. Ako lang nagturo sa sarili ko paano rumespeto sa tao sa totoo lang. Yeah. Sa akin lahat nagsimula. So, yun. May mga ganong kwento. Yeah. So you were, kumbaga, parang Ryan. So that's why you got along with Ryan. Kasi ito ah. Oo. Oh, okay kasi si Ryan. Bro, wala naman kami naging problema nun. So you're the type, parang si Ryan, ayaw mong na-micromanage ka. Gusto mo, like, just let me be. Let me, like, lalaro naman ako eh. Like, pabayaan nyo naman. I understand. Kasi pinakamahirap yung pinapansin lahat eh. Sa Ateneo pa naman, dati usong-uso dyan na talagang meron kang mentor na magmo-mold sa'yo na kung para i-bring up ka sa kung so sino was, better man ka. That was not yun your yung vibe. Hindi nag-work sa akin. Hindi nag-work sa'yo. Yun yung hindi nag-work sa akin. Hindi talaga nag-work yun. Kahit anong try nila, hindi talaga nag-work sa akin. Si Coach Norman lang din talaga yung naka-penetrate sa utak ko. Pero it was never personal, brother. It was always just, kumbaga, misunderstood ka lang talaga. You just wanted to win so bad. So bad. Sobrang, kasi ibang sabi mo, level yung pag-compete ko nun. Sabi mo nga, kahit maganda laro mo, basta talo, bad trip ka eh. Wala. Bakit ka sasaya pag talo ka? Ano ikakasaya mo nun? So wala, kahit wala. Yung mga ganun mo, medyo iba yung tingin. Kumbaga, iba yung tingin tao. Kasi, syempre. So there would be times na hindi ka na lang magsasalita sa mga, like, you would be aloof. Ganun ba? Ganun ba yung ginagawa mo? Aloof? Kasi si Ryan, ganun daw mga asar si Ryan, sabi niya. Aalis na lang siya. Hindi ako aalis na lang ako. Hindi ako haharap sa kanila. Parang ganun na lang. Bayaan nyo na lang mag-isa. Eh, syempre, pag ginawa mo yun sa medyo elite society, laki ng ulo nito. Bakit ganyan ito? And when you would go home early, syempre, sila ang pwede magsalita. Ikaw, wala ka ng laban. Wala ka naman talagang laban. Ano ba, ilaban mo dun? Wala. So, laro ka na lang. Okay. So, what was, kumbaga, yun na nga, when Ryan arrived. So, it was... Fourth year. Ang basa ko, ikaw, Ryan, Eric, ang medyo coming from the... I don't wanna discriminate, pero coming from the outside of Ateneo. It was you, Ryan, bro, marami, Eric. Okay. Oo, nakilala. Pero marami kami, bro. Sobrang dami namin. Talaga dati din, magkakagrupo niya. Eman pa pala. Eman. Nonoy, Eman. Sumalino. Eman, Nonoy, Sumalino. Eric, ako.
Marami, bro. Halos half ng team. May tawag pa nga kami dyan, yung A-boys. Yun yung mga Ateneo High. Tapos yung dorm boys, yung mga mix-mix galing sa labas. Yeah. Ah, yung A-boys kasi uwian. Oh, tapos sila yung mga homegrown Ateneo. Ateneo. Sila Jai. Tama. Sila Tonino. Bacon, Tonino. Nico. Yung mga yun. Nico mo. Yun, eh. Pero like, sige, saan si Nico? May ganung vibe na rin. Oo, kasi elite school eh. Kumbaga elite school. High school. Yes. There you go. Pero sa teammates mo, wala ka naging problems. Kay Jai. Ako, kami dalawa yung mag-best friend. Kami dalawa yung mag-best friend. Pero pwede na natin pagtawanan na ngayon yun. I'm sure when you and Jai talk na, wala na yun. Wala na yun. So talaga nag-away kayo ni Jai dati? Magkaiba lang kami ng direction na Jai. Mas ano si Jai? Mas diretso tingin. Competitive din si Jai. Sobrang competitive niya rin. So, may times na hindi rin kami magkasundo talaga sa court. O pareho kayong senior noon, 2009. So siya yung medyo kabad heads ko talaga ng time na yun. Consistently. Ah, talaga? Pero we made it work. Oo naman. Yun yung champion namin. Champion pa din kayo. Oo. Tsaka nag-uusap kami noon hanggang ngayon. Oh, hindi. Hindi, the things nga that you look back on, yun na actually yung pagtatawanan mo eh. So, pero bro, ito may question ako sa'yo. Ito galing sa akin tong tanong na to. 2009, nanalo kami sa Ultra. Bro, may kwento yan. Hindi ko na tinanong. Pero narinig ko. May narinig ako, pero like halftime. Yan, narinig ko halftime. Bro. Okay, guys. Nanalo kami, UP. Wala kaming panalo. Wala silang talo. Fourth game ata yun or fifth game. Nanalo kami for some reason. And then I just heard halftime. May nangyari sa dugout nila. Okay, so siya magkikwento, hindi ako. Bro, basic niyan. Dahil sa utot. Ano? Dahil sa utot. Bakit? Dahil sa utot. Ano nangyari? Dahil sa utot. Seryoso dahil ka sa ba? Utot, wala lang. Oh, nakutot ako, bantot. Tapos nag-away kami ni Nonoy dahil doon. Sa totoo nga, nag-away daw kay ni Nonoy talaga sa dagat? Oh, hindi naman. Parang ano lang. Ano ba naman yan? Parang pagod na nga lahat. Uutot ka pa. Ano ba? They took it as nagpapatawa ka. Oo. Oh. Tapos lamang pa kami. Galit na galit sa akin si Nonoy talaga. Ano ba yan, Raba? Wala ka na bang respeto, ha? Kahit saan, ginagawa mo yan, ha? Alam mo yun, talaga nagalit siya sa akin. Asa-nasa talaga siya sa akin na hanggang sa gusto niya akong gulpin talaga. Alam mo yun? So wait, nagpatong-patong kasi. Masama kasi first up ninyo. Si Nonoy, tahimik yan, bro. Tahimik. Sobrang tahimik yan. Pero pag nagalit si Nonoy, bro, ibang klase. So ano nangyari nga nun? Wala, bro. Alam mo yun, after nung game ata natin nun, may 1 week pa bago maglaro kami. Tapos, hindi kami nag-uusap din Nonoy, bro. Talagang... ako naman sa isip ko, dahil sa utot, seryoso. Tapos si Nono, ayaw rin makipag-usap sa akin. Hanggang si Coach Norman talaga nag-intervene, bro. Ano ba kayong dalawa? Ha? Ano bang pinag-aaluan nyo? Pare, pareho kayong kailangan ng team. O, anong ginagawa nyo hanggang sa dinner? Tapos nagkatingin na lang kami ni Nono. Na, Brad. Oh, Brad. Wala. Tapos, tapos ka, wala lang. Totoo. Away bata. Pero syempre pag mga... syempre bro, pag mga... pero yung utot na yan, bro, it goes a long way, bro. Ba't ba? Nakarami ka na bang utot? Kasi dati din, nung second year ko, punta kami ng Vegas, ganyan. Oh. So every year may training sa States, di ba? Eh, syempre, kami mga batang galing maliligalig. Uy, may free protein drink, ganyan, inom tayo. So yung protein, alam mo yung Myoplex na yan. So lahat kami, inom, ganyan. Eh syempre, pag sobra ka ng protein sa katawan, di ba yung utot ng bantot? So may point na umabot na hindi na namin alam kung sino yung umuutot kasi sobrang baho talaga. Pare-pareho na yung amoy ng utot namin lahat. Si Nonoy nagalit na naman sa akin. Nagalit na naman talaga siya. Alam mo, ginawa niya, kumuha ng dumbbell, binalot sa kamay, gusto wiham pa sa akin. Sabi ko, Noy, kumalma ka nga. Hindi ako yung umutot. Talagang. Tapos yung mga teammates ko pa noon, sila Job Digam Acolan, nako, pati sila Zion Latte, mga gunggung din, alam mo yun. Tapos tinatawan-tawanan lang nila ako, pinapanood nila nagalit sa akin si Noy. Sabi ko, Noy, hindi talaga ako yun. Hindi naman ako yun. Bakit ka ba nagalit sa akin? Hindi, ikaw yun. Ikaw yung umutot. Ikaw yun. Tapos talagang pinaabot nila mga 5 araw na naman. Hanggang sa ang umamin, si Zion pala yung umutot.
Sabi ko, Noy, na ako ng showpaw talaga. Bakit pa ganyan tingin mo sa akin? Ha? Ba't ako tingin yun? So yun, yan. May story. Saya ng lambingan ninyo ni Nonoy. Oo. Ganun Nonoy. Siya sa akin. Pero ano mataas talaga? Mataas expectations pero... sa akin ni Nonoy. Mataas expectations na. Pero alam parang... na kami na yung senior. Pero sobrang bait ni Nonoy, bro. Iba. Iba yung bait ni Nonoy. Kami yung total opposites, night and day. Siya yung day, ako yung night. Ako yung fire, siya yung ice. Pero yun lang ang pinag-aaway ninyo, yung mga ganong malilit na bagay. Oh bro. Utot. Yun lang. 2 times or 3 times. Ata kami nag-aaway sa utot. Utot. Na tumatagal. Tumatagal. Kasi... Utot. Yan. Kahit ako, hindi ko maintindihan. Utot. Wait. So pati si Ryan, I can imagine kasi na si Nonoy yung type na seryoso eh. Na parang trabaho tayo. Kasi syempre, 'di ba? Trabaho tayo. Oh, hindi siya magsasalita. Hindi yung nagsasalita, pero alam ko dati may one time nagalit yun kay Ryan, nagulat din ako eh. Ano ata 'to? Final four ba 'to or magpa-finals din? I can imagine, parang, bro, kasi si Nonoy sobrang bait eh. Oh, parang pinagsabihin niya ata si Ryan na ano ka ba? Sumeryoso ka? Parang wala kang, hindi ka sumeryoso. Parang I can imagine. Talaga, nagagalit ka, no? Alam ko, sa akin ka lang pwede magalit, ha? Parang gano'n, alam mo yun, nakakagulat. So, gano'n na nga. Pero yan ang mga bagay. Kasi, yan ang mga bagay na pag nag-uusap pa kayo ni Nonoy, talagang ano na. Naalala niya pa yun. Pero sure, tawanan na lang sure kayo noon, sure. Oo naman. Gusto ko sino pe-personal ng utot, bro. Hindi naman hanggang ngayon yun, puta. Hindi, kasi lang baka may mga makikita ng utak na nanonood ngayon, iniisip na nyo, magkagalit pa sila ni Nonoy. Bro, lahat ng teammates ko nakakausap ko naman siguro. I can imagine. Isang message lang makakausap ko. Hindi, tsaka bro, bonded kayo ng championship eh. Actually, yan yung mga, yan yung mga, you're gonna look back and laugh na parang, pare, ganun tayo, pero champion. Oh, back to back kayo noon, back to back. So it was you, Jai. Pero tsaka bro, looking at the Ateneo team, sobrang mix of personalities. Sobra bro. Siyempre, isipin mo, may mga galing sa mahirap, ang dami yung galing sa mahirap, tapos kayo bilang mga mayayaman kang teammates. Ah, tapos probinsya. Tapos makikita, tapos yung ibang mga mayayaman mong teammates, makita mo, ganito umak, tapos ikaw, ganito ka lang. So, hindi mo rin maintindihan kahit paano ng time yan. Alam mo, after, how many interviews have I had of Ateneans? Ikaw, Eric, Ryan, Monfort. I think I need someone from the A side. Si Jai. Alam mo, sa totoo lang, si Coach Norman Black ata ang kailangan ko interview para malaman ko paano niya na-handle yung lahat ng personalities. Ay, bro. Sa totoo lang, believe ako sa taong yun. Nakaka-believe, bro. Mabibilib ka rin talaga sa kanya kung paano niya napagsama-sama lahat ng personalities sa team na yun. Kasi... At napag-champion. Feeling ko kung di dahil sa kanya, bro. Wala! Hindi kami magiging isang solid team. Hindi magkakasundo yung ganung mga personalities sa loob ng court. Alam mo yun? Iba-iba direksyon ng utak din namin nun eh. Pero pagdating sa court, lahat kami isa lang tingin. Kay Coach Norman. Siya yung mag-steer ng bus namin. Pero kahit sinong kalaban namin, sasagasaan talaga namin. Ade, tsaka kitang-kita eh. Iba yung ano nyo. Protective kayo kay Coach Norman. Sobra. Like lahat kayo. Sobra. I think no one can say anything na hindi sila wala natuwa kay Coach Norman. Ako siguro yung isa sa mga pinaka magpapasalamat to ever sa taong yun ako. I can see that. Kasi hindi siya nawala ng tiwala sa akin kahit ano pa yung napakita ko sa kanya nung time na yun. Kahit si Ryan pareho kayo. Mm. And I think siya talaga. So parang si Eric yung ano ninyo, yung gitna. Like si Eric gitna namin yun. Referee nga daw siya. Referee daw siya. Siya. Tsas kami dalawa ni Eric, yung kami lang din siguro, tsaka si Nonoy. Si Ryan, si Eric, si Nonoy ako. Kami lang yung nakakapan-trip kay Coach Norman din. So kasama ka rin doon sa mga sabi ni Eric? Like, hindi naman pinagtitripan, pero like, ina... Kunyari, nakakalibitin namin from likod, tapos biglang tago kami na. Ayan, yung mga ganyan. Ganyan vibe. Walang nang gaganon doon, bro, kami lang. Hindi ko nga maisip paano nyo nagagawa yung kay Coach Norman. Oh, minsan seryoso yun. Biglang kami si Eric tatayo sa harapan niya. Sa gilid niya lang. Tapos nandun sa kabila. Biglang kalabi din namin malakas. Ganyan namin sa ulo. Biglang tatalikod kami. Mamaya-maya. Mamaya-maya. Babatungo ko lang kami ni Coach.
Ah, sa bumabawi din. Bumabawi din. Ah, oh, masaya pag bumabawi. Bumabawi. Oh. Oh. I really need to get Coach Norman on this channel, man. Talagang No, I feel like, kasi ako, from the outside, when you look at Coach Norman, intimidating. Let's face it, Norman Black, bro. So, automatically, there's a wall between you and Coach Norman. And I think, sinasabi ko nga kay Eric, kayo yung talagang nagbasag ng wall na yon. And like, talagang tatay nyo na si Coach Norman. Disciplinarian yun, bro. Diyos ko po. Nako po. Parang hindi ko may imagine na hinihipuan nyo pa sa puwet, pare. Oh, bro. Hanggang sa lahat ng pwede namin gawin, ginagawa namin sa kanya. Ang ginawa nyo pa. Hindi ko ma-imagine, pare. Coach Norman Black, bro. Pag nakikita ko si Coach Norman, kulang na lang magbaw ako eh. Coach! Tsaka bro, pag team building namin, kunyari, punta kami sa Zambales, ganyan. Po, ano talaga namin? Kabiruan talaga namin. Mabait din. Tsaka wala siyang pinipili. Siguro, yung mga, katulad ng mga A-side ng mga players, hindi lang sila nila... Sigurong ugali naman trip kasi siguro respeto. Oh, pero kami mga batang bantot galing sa hood. And it wasn't out of respect naman. Kumbaga, ano lang? Kaibigan. Matrip kami, ganun. Parang ganun. So it was, so yun yung naging difference of opinions. Kumbaga, people took it the wrong way. Na wala kayong respeto kay Coach Norman. Ganun ang isip. Ganun naman eh. Wala ka naman totoo mapipigilan naman. Totoo yun naman. Eh. Totoo naman. Kung ano isipin ng tao, isipin naman nila. You can't please kanya-kanya everyone. Lang. Yeah, kanya-kanya lang kayo. And I think, as long as Coach Norman understood kung saan ang gagaling yun, nagtitrip lang kayo, masaya lang kayo. Di ba? Sabi naman ni Eric, ganun lang. At the end of the day, pagod na nga tayo. Seryoso pa tayo. Mag-enjoy tayo, di ba? Oh, yun. Si Eric din kasi, isa sa mga, Diyos ko po, grabe din mga asaran si Eric eh. So pag nang-asar si Eric, wala kang magagawa, matatawa ka na lang talaga. Matatawa ka na. I think ganun din si Coach Norman. Siguro nung umpisa nagulat si Coach Norman, pero after a while, he knew na. All for fun. Alam mo, binib nga ako sa kanya. Feeling ko, ginawa niya yun na pwede namin siyang, alam mo, biru-biruin para malaman niya or malaman din namin na para gumaang yung loob namin sa kanya na hindi lang ako coach ha. Hindi lang ako ganito. Pwede kayo lumapit sa akin. Kaya pag game, patayan. Patayan talaga, bro. Oh, pag game. Sobra. Don't worry. Guys, don't worry. Pagdadala tayo ng iba pang atinista. Ganda ng mga kwento nila. Pero pare, at the end of the day, champion sila back-to-back with this, with all this going on. Diba? Back-to-back. Diba? Mm-hmm. 2008-2009. Okay, so when the 2009 season ended, pare, ano ka rin ito? MVP candidate ka. It was Dylan lang who got it, pero MVP candidate ka, di ba? Naalala ko nung last game namin ng eliminations bago yung FEU. Last game namin ng Elims kalaban FEU, Coach Norman was already telling me na kailangan maka-score kang double digit and then matalo natin FEU para malakin mo yung MVP. Ah, okay. Pero... Oh, nagawa ko naman yun. Naka-double digit ako nun. Pero close score. Pero ewan ko kung ano nangyari sa voting. Binigay kay Dylan. Ah, pero you were leading the statistical race? Alam ko, second eh. Kami ata. Second or third. Si Dylan, Aldrich, pati ako yung candidates nun. So kayong tatlong maglalab. Kayong tatlong naglalaban. That's a tough. Very tough. Kasi lakas din ni Aldrich. Dylan nun pa. Number one scorer ng liga. Hindi mo alam paano pipigilan yung Dylan. Dylan. Galing din. Oo, pare. Kumbaga, that was ako, if I would vote, pare, hindi ko rin alam. Kasi UST was also in the Final Four. FEU, and then kayo. Wala ka mali. Kumbaga, wala ka ng... anyone who wins that. Pero, since you didn't win, MVP, mythical team ka lang, eto na naman, extra motivation. Asar na asar ako noon, syempre. Syempre, Brad, syempre. MVP, back-to-back sana, bro. Back-to-back MVP ka sana. Hindi naman din sa ganun, bro. Parang nandun na ako eh. Parang feeling mo dip eh. Feeling mo dip. Oo, parang feeling ko, pangit, mas pangit pa yung season ko ngayon kaysa last year, kahit statistically. Mas mataas. Maayos, pero wala. Bad trip ako nun. So, nilabas ko lahat ng galit ko sa UE. Yun, nilabas ko talaga. As in, nilabas ko talaga lahat ng galit ko sa kanila. Been on the ball, and he is dissecting his defense of Ateneo. That's Rabah Al-Husseini, able to get it up and in. Al-Husseini!
4:35. 13 to shoot, Rabah finally gets that fadeaway to go. 6 points. The pocket rocket, Al Husseini is 2 out of 4 from the field. Make that 3 out of 5. Rabah, change of direction. Another flyby move. Dome Bacalao unable to put it in. Rabah, Al Husseini will not be denied. That was number 3 seed. Red Morris, Al Husseini, the bang in the bucket. A little bit. Ikaw ba yung type of player na galit kapag, kunyari, kalaban mo? Hindi ka galit na galit sa kanila, impersonal ha. Pero like, galit ka sa kanila, tangina, walang makakaano sa akin. Wala. So hindi ka chummy-chummy with your opponents? No, never. Never, bro. Old school, old school. Pag kalaban kita, ikaw, naglaro na tayo. Nakita mo ba akong umiti sa mga team sa kalaban? Hindi nga ako dumadrive pag Ateneo eh. Huwag mo ako ano yun. Masyado nang malaki yung problema ko dito kay na Monfort Salamat eh. Huwag mo na aabot pa ba? Hindi na nga ako umaabot sa inyo eh. Oh, hindi, ako nga. I think you had that aura na hindi ka magsasalita. Siguro yun din yung driving force ko, bro. Kasi feeling ko rin nga na misunderstood ako all throughout my career. Not just collegiate, pati professional ko. Wala pa nga tayo sa pros, mga kaibigan eh. So yun, pag naglalaro ako, feeling ko I'm playing out of rage all the time. Yun yung fuel ko. Rage na bakit ako misunderstood, bakit di ako naiintindihan ng mga tao. Bakit pag may nagawa akong mali, ang agad yung magnifying glass agad. Para sabihin, Rabah Al Husseini, topak yan, ganyan. Pero, pag maganda ginagawa mo, hindi masyadong pansin. Hindi masyadong pansin, pero meron pa rin masasabi. Mahirap nga naman yun, pare. Hindi ko rin alam, sa totoo lang, di ko alam paano ko na-survive din yung mga critics na yan. Hirap bro, syempre, as a basketball player, syempre, minsan, i-wish mo rin na sana ma-appreciate yung game mo ng tao. Yeah. Pero, alam mo yun, dumaan ako sa point na iniisip ko, tinry kong baguhin lahat to the point na naging chummy-chummy na ako sa mga kalaban hanggang sa nawala na yung pagiging competitive ko, alam mo yun. So, maabot sa ganun. Yeah, gets ko. But real hoopers know like who Rabah Al Husseini is, di ba? So, it was always people outside of the community feeling ko eh. At least the hoopers, the basketball players. Kasi pare, mutual respect naman from basketball player to another. Di ba? Di naman nawawala yun eh. So, how was that? What was the story ba after mo mag-Ateneo? Kasi pare, ano ka nun eh? Kumbaga, kwento mo muna sa akin yung 1-2. Sige nga, kwento mo muna sa akin yung 1-2. Anong 1-2? Yung first pick, second pick. Oh, my God. Coming from Rabah Al Husseini himself. Okay, here we go. So, nung time na yun, yung sinasabi kong tao na yun, siya rin yung may dahilan kung bakit ako naging second pick. Wait, refresh our memories para sa mga hindi makaalala. Sino bang team ang kumuha sa'yo? First pick, second? Air 21. Air 21. Coach Yeng. Tama, Coach Yeng. Mm-hmm. Okay. So, after yung drafting, meeting kami ni Coach Yeng. Tinawag niya yung kuya ko, ma'am ko, ako, kapatid ko. We had dinner in Chili's. After to, after? The next day. After the draft. Tapos na. After the draft. Tapos na. Two na ako. Tapos, in-explain ni Coach Yeng sa amin kung bakit ako naging second pick. Kasi may isang tao na nag-request sa team governor na please gawing si Nono yung first pick. Kasi hindi ideal si Rabah maging first pick. Kasi masama ugali niyan. Ganyan. So that person really asked the team manager kasi yung team manager na yun, alam ko professor niya ata yung guy na yun, yung time na yun. So ginawa niya yun. And Coach Yeng told this to us in front of my family. So hindi to joke, hindi to steer. Ay, tanungin mo yung kuya ko kahit kung yung mom ko nakapagsalita pa, kapatid ko, si Coach Yeng, yun yung nangyari. Yun yung sinabi niya sa amin. Did it have any effect on your contract? Wala naman. Kumbaga, actually, wala, parang bad publicity na naman ako. Kasi syempre, nung bata ako, sobrang ano ko rin, wala rin preno yung bibig ko eh. Ba't ano ba mga pinagagawa mo nun? Hindi, syempre, nung tinanong ako nung kung ano nangyari sa akin, anong feeling mo, second pick ka. Syempre, expected ko talaga nun, number one ako eh. Yep. Di ko napigilan sarili ko, sabi ko na insulto talaga ako. So yun, kaboom, lahat, labas sa media. Boom. Pero this was nothing against Nonoy, ah. This was nothing against Nonoy. Bata mo yun eh. Kaibigan mo yun eh. Kumbaga, you knew 1-2 kayo. 1-2.
1-2-3 yun ang Air 21 eh. Ah, may 3 pa ba? So kahit saan ako mapunta doon, di ba? Parang wala, same lang. Pero you want it, siyempre, number one. Minsan ka lang mag-number one. Minsan ka lang makakatawag ng ganun, di ba? Parang, yun, medyo yun, na-personal ko talaga yun. Medyo, I have a question though. During the draft, when Nonoy Bakla was called number one, uminit ka na. Mainit ka na. Oo, oh, bro. Sobra. Sobra. Sobra, bro. Wala na akong gana umakit ng season. Totoo lang, ha? Second pick, ayaw na niya. Hindi, okay. Sabihin na natin. Ayan, may mga tao na naman, sabihin. Oo, hindi. Akas naman ito mag-isip. Hindi, pero bro. Guys, hindi. Iba ka noon. Iba ka noon. First pick ka noon, bro. Kahit naman iba nata. Yung mentality ko lang talaga, yung siyempre competitive level ko ng ibang klase. Wild talaga na kahit ako hindi ko rin maintindihan eh. Pero siyempre, minsan ko nalang makukuha yun. Ito naman. Na wala pa. So, I mean, props naman din to coaching na, alam mo yun, tinawag ko talaga yung buong family ko kung ano yung reason nun. And then, siya rin naman nag-assure sa akin noong time na yun, don't worry, alam mo yun, wala naman mababago sa kung anong ma-offer sa'yo, lalalala. Pero, yun nga, syempre, yung init ng ulo ko nun, hindi ko napigilan, nasabi ko yung na-insulto ako, so bad publicity na yun. So, all throughout, dahil dun sa drafting na yun, dahil sa nasabi kong line na yun, bad light na ako na naman sa lahat. Yeah, so it was a bad start to your career. Very bad start. Yeah, very bad. Kumbaga, naano ka na, nabansagan ka na. Oh. Kumbaga, I think, di ba suminit ka nung sinabi siya yung rason? Siyempre, nung draft, hindi mo naman alam yung rason eh. Hindi ko talaga alam. Siyempre, pero, hindi naman sa nag-init, na ano na lang ako na, siya pala. So mas actually hindi, mas light nga eh, na parang siya pala, hindi pala si Coach Yeh. siya pala. Okay. Tama. Kasi mas mahirap kung si Coach Yeng or si talagang Air 21. Kumbaga, hindi mo naman na kailangan, you won't interact with this person naman na since tapos ka naman eh, nasa pro ka na eh. So parang mas lighter din na parang, okay, tapos na. Pero syempre, I took it personally kahit paano within me na, okay. So paano kung parang ang iniisip ko kagad noon, no, I have to show everyone na ako yung best rookie, ganyan. Yeah. Which is nag-pan out naman the way I wanted it nung rookie year ko kahit na injure ako nung third conference. Pero but yun, bro, how was it like playing with Coach Yeng? Kasi pare, I feel like babagay ka kay Coach Yeng, bro. Noon babagay ako sa kanya, ngayon hindi na. Bakit? Masyado na. Kasi dati yun nga, tulad ko sinabi ko sa'yo, sobrang palaban ako dati. Bumait ka. Yun yung nawala sa akin din. So feeling mo, you adjusted to society? Oh, yun yung ginawa ko. Kasi syempre, ayoko rin naman na habang tumagal, ganun hindi ako ma-appreciate ng tao. Ganun. So, tinry kong ibay yung sarili ko. When was this turning point, brother? Kailan ba to? Siguro nung napunta ako kay Coach Norman sa Meralco, sobrang ibang-iba na. Bakit? Kaya Coach Norman, pare. Hindi ibig sabihin, parang ano. Wala. Ano na. Nag-iba talaga, bro. Nag-iba yung approach ko. Parang mas natakot ako sa kung anong pwedeng sabihin sa akin. Kasi okay. Parang lumaki na lumaki since nung bata ako. Yeah. So, hindi na ako makagalaw. Parang sobrang fed up na ako sa mga naririnig ko. Siyempre, as an athlete or a basketball player, daming ingay sa labas mo. Eh, nung younger years ko, wala naman ako support system. So, hindi ko alam pa paano i-handle yung ingay na yun. Yeah. So nakain ako nung pangyayari na yun. So kailangan ako, sinabi ko sa sarili ko, shit, adjust ko na lang sarili ko. Yeah, and so feeling ko nung younger years ko, kung tatanungin mo, mas bagay ako coach eh, kasi sobrang competitive ako noon, wala akong pakialam. Pero nung later years na medyo na ano na ako na hindi ata dapat ganito or kailangan baitan ko. Bro, I know that it got worse because social media became bigger. Yeah. Kasi if so, nung time naman nun na wala kang pakialam, wala rin social media nun. Hindi mo naman naririnig yung tao. Ngayon kasi, anything you do, titweet na kagad yan, susulatan na kagad yan. Di ba? And you're always... talo talaga lagi. This is exactly why I put up this channel. Kasi talo lagi player, pare. Talo siyempre, talaga, bro. Wala namang voice on players. Siyempre, pag sinulat ka, wala na. Pag binasa ko to, as a fan, nabasa ko to. Yun yung tingin mo sa isang yun na. Nag-attitude si Raba. Nag-LOA si Raba. Di ba? Nag-awol.
Ah, wala na. Pero like, Di naman nila alam yung story. Tunay diba? Na story. What was the order ba? So you went to Air 21. What was that? Kumbaga, how was your Air 21 stint with Coach Ye? I think that's the best feeling as a professional. Si teammate ko nun, kuya ko. Teammate ko si Wesley Gonzalez. May mga veterans ako nun na sobrang, alam mo yun, na laking labas din na di tumatras. Winnie Arboleda, Wesley Gonzalez, Eric Gonzalez, Eric Rodriguez. Eric Rodriguez. Ronnie Matias, Marcy Arellano. At least meron pa akong paano na UAAP. Si Nonoy, ako, si Ray Guevara. Talagang ano. You felt at home. Oo. Sobrang at home. Yun yung hindi ko makakalimutan na team din. Air 21. Rookie of the year, di ba? So it was a good, kumbaga, it was a way to shut up yung nangyari sa draft. Kahit papano. Somehow, kahit papano, oo. Pero people were more worried about your off the court naman eh, not on the court. No, I don't think they know anything about me off the court. Kaya nga, they were more interested in your off the court. Kumbaga, alam naman na lahat na tao magaling ka, bro. The way na sisiraan ka is off the court. Pero diba? Wala silang mahanap sa akin kasi I was always a home buddy. After games, I'm always at home. Di naman ako nakikita sa Gimikan eh. Rare akong minsan lumabas pag may makita ko sa Gimikan, siguro after finals or whatever. Di mo ako makikita sa labas, bro. Okay. I'm always at home, always resting, ganyan. So, ano nangyari? Even engaged on social media and everything. That's true. So, ano nangyari? After your rookie of the year season? I tore my ACL. Okay. And then, naka-recover naman ako. Then, I got traded to... No, I was in Petron na. San Miguel. Tapos, San Miguel. And then, after San Miguel, nung nag-recover ako sa ACL ko, I was traded to Powerade for Marcio. Powerade. And then, after nun, wala. Sunod-sunod na yung bounce. palipat-lipat ka na. So, never ka na nakaharap ng home. Well, yung pinaka naging home ko is yung Meralco, kahit papano, and Blackwater. Yeah, okay. Doon ako sa kanilang team ako tumagal. Kay Coach Norma, 3 years na to. 3 or 3.5 years sa Meralco. And then 2 full years sa Blackwater. Yeah. Mm. Yung so, Blackwater, na-feel ko, yung latter part na ng career ko, yun yung parang naging Air 21 vibe sa akin. Ah, nag-e-enjoy ka na ulit. Nag-e-enjoy na ako ulit. No, yung mga last year ko sa PBA, ang ganda pa ng maganda nila Roman. Because of Blakely, now that Blakely is sitting down, they've been able to score twice from close to the basket. You can say the same. This as well, it raises that level. Oh, beautiful find. That's Roy Suma finding Rob. The fourth quarter, who will get momentum early? Rabah Al-Husseini down low. Good footwork coming from the big man. So much bigger, much stronger. Sa kanya nga ako pa rin. Ingatan ang bola at magbawas ng turnovers. Soft touch. What a soft touch. Remaining on their schedule. They need at least one more of those to pick up that elusive sixth win. Alain on the move. Goes to the sidestep. And fancy pass. Count that basket for Rabah. What the opposing team is doing, ano ba ginawa nila the last game, what have they been consistently doing all throughout the conference. And then you got... Getting to the hoop, but couldn't take it. Oh, look away! Slow to get up. So it's numero, 5 against 4. There you go, ito na advantage. Rabah Al-Husseini. So feeling mo, it changed nung na-injure ka? Was it there? No, really there? Or nung nagba-bounce-bounce ka na? I mean, yung sabi mo, biglang bumait ka na. Kumbaga, nag-adjust yun. Ka na lang na. Kasi, ano, ito pa talaga gusto nyo sa akin. So, nag-adjust ka. Oh, yun. Parang yun yung hinahanap-hanap ko. Kasi wala akong support system, bro. Parang basically, I'm on my own. So, wala, di ba, mga sikat na players, laging may mga support system yan. May mga tao nagsasabi, don't listen to the noise outside. Yeah. You know, do you? Mga ganun bagay. Ako, wala naman ako naging ganun eh. So, ang inano ko, paitan ko na lang kaya sarili ko. Baka mag-iba pa yung tingin ng tao sa akin. Pero wala nangyari. You felt like... So, you felt like you didn't have a choice na. Kumbaga, na-try ko na lahat eh. Hindi talaga ako maintindihan eh. So, I'll change. When you went to Meralco, bro, mabait ka na nun. I mean, nag-shift ka na nun. Oh, bro. And you felt like... Kumbaga, nagtataka lang sila din sa akin. Bakit? Hindi ako masyado nagsasalita or painik lang talaga din ako. And you felt like your game was affected also? Kasi hindi ka nagalit eh. Pero hindi ka nagalit eh. Bro. Maganda pa rin nilaro ko noon nung kay Coach Ryan Gregorio ko. Naalala ko, maayos pa rin nilaro ko. Be natives here and what can be done.
And of course, they need to prepare for the next conference early in. Hopefully, they can bring it up. Violation na kagad, ano? Power move of the partner din sa atin ng Cobra Energy Drink. Tunay na lakas! So, itong TNT will have to inbound towards the front court. Pero, may time din na dumating na biglang they traded for Danny Ai, I think. Yeah, Danny. And then nung when he came, parang nawalan ako bigla ng time sa court. Yeah. Yun yung mga instances na hindi ko rin naiintindihan as a player. Diba? Parang, oh, ba't ganun? Okay naman. But bigla na, okay na ako ah. Parang bigla na namang nawawala. Kumbaga the business side. The business side. Yun. The business side. Actually, I had a second run-in with Coach Yang sa NLEX. Oh, tama. Nag-NLEX ka pa pala. Tapos yung napunta ko sa kanya, okay din. Sobrang umu-okay. Nag-double figures in scoring for TNT. Plus two more. That can really deflate somebody's rally. Inside. Things around. It's just, he's taking out the battle and putting it on the floor. It up to Alessani. Rabah backing up on Nino. Forces it up, gets that basket. What a bonus free throw coming up. Slowly. Alessani. Well, that's too close for Alus. Cut by keeper. Nice pass to Alhuseni. And that should be assist number 9. Ravenna the pump fake. The last second dish. And what a beautiful find of Ravenna over to Ravenna. You're a rim protector. Mangdolia. And they score a basket here for Ravenna. Pero nag-dip yung laro ko because of personal issues naman. Nung nagkaroon ako ng personal problems talaga, dun ako nawala. Yun yung hindi ko kinaya. So first off, wala na nga akong support system for myself. Tapos yung personal life ko pa, which is yung family ko, biglang kaboom. Doon nagka-loko-loko. Patong-patong na. So wala. Oo. So nawala. Nawala ako sa focus. Then tinrade na lang ako sa Blackwater. Na-trade ako sa Blackwater. Parang sabi ko na lang sa sarili ko, you know what, nothing is going right for me. Yeah. Wala na. Laruin ko na lang ito lang maayos. Kumbaga, you know, be here, be a veteran presence with for my teammates, all this. Pero yung dun, umayos pa. Maganda pa. Alam mo yun? Maganda pa. Dun pa rin na, nagkaroon ako ng 3-point range. Bigla na, di ko alam kung saan ako napulot. Tapos, gumanda pa yung game ko. Alam mo yun? Parang, oh wow, pwede pa pala. Okay, so ano nangyari? Pa. Ano nangyari? Bakit ako umalis? Oh, ba't ka, ano? Huwag ka lang mag-name drop po. Ito, ano, Walang name drop. Okay, good. Okay, so, what happened with Blackwater? If you were playing well, I believe ginagamit ka naman ng Blackwater. The management in Blackwater is okay. Sina Boss Chuseldo, di ba? Okay sila lahat. So, ikaw ba yung nag-decide? Yeah, for myself as well. Kasi, nung contract signing na din, di naman ako humingi ng increase eh. Okay. Wala, never naman ako naging ganun entire career ko. Sabi ko lang, kung pwedeng ma-retain ko lang yung sweldo ko, happy na ako. Okay. Eh, yung time na yun, binibigay nila sa akin 50% off. Okay. So, it was a decision. So, sabi ko, parang hindi ko ata kaya yun. And parang hindi ko mabubuo yung future ko kung kakagating ko yun. Kasi dami ko rin responsibilities na kailangan gawin eh. So, I decided na lang na I'll just continue my career here in Kuwait. Kasi as a citizen, marami rin benefits, ganyan-ganyan. In the long run, kumbaga yun, so basketball naman. It was nothing personal. Nothing you understood where they were coming from. Kasi obviously, meron siguro silang plans in the future, ganun. Diba? Yeah. And I was 31 na rin naman noon time na yun eh. So, okay. Ewan ko. May plans sila. So ako, sabi ko na lang na, I'll explore other options, you know. No, walang bad blood. Kahit hanggang ngayon, nakakausap ko sila Boss Giseldo, sila. May mabait naman sa Blackwater talaga. Mabait yung mga yun. Okay, so, when you decided, that was in 2019. Diba? And 2019. Hindi ka na kasi nag-bubble, di ba? So, bubble lang yung hindi mo naabutan. You were playing pa the year prior, bago mag-pandemic. So, incoming season of 2020, yun yung hindi na. Wala na. Okay. Wala so, na. Anong so naging decision mo was go back to Kuwait? Yeah. So, now, naglalaro ka dyan. Ay, di, I just returned to playing. Oh, meron ng games, diba? Meron actually, na-miss ko yung buong season kasi nag-vacation ako sa UK for 6 months. Ano yun? To clear your mind. Yeah. Parang gano'n na nga. Kumbaga, fresh start muna. Dami nangyari sa buhay ko. Sobrang, ko ina-expect na mangyari. So, I went there. Nag-disconnect ako sa lahat. Social media, patay. Wala. I was just there. Alam mo yun, enjoy lang ako.
Sama ko yung partner ko. Ano, and enjoy then, lang kami. Tapos balik ka dyan, Quay. Balik ako dito. Oh, balik ako. Then, yun nga. Like, last week and a half ago was my first game. Oh, okay. And after not practicing for 6 months, siguro naka 10 days of practice lang ako, tapos laro agad. Oh. Pero you know what's weird is, parang nandun pa rin yung feel ko sa game. Nung naglaro ako, nun parang na-rejuvenate ako kahit pa paano na, oh wow, I missed this. So na-enjoy mo ulit? Na-enjoy ko ulit. So you've had one game pa lang? One game ka pa lang? Oh, yung one game pa naman na yun, clinch. Oh. Okay, so after, how was that? How was the feeling nung bumalik ka na? So that was your first official game in 2 years? Yeah. 2 years. Sobrang okay. You know? Parang na-feel ko na, uy, kaya ko pa pala mag-basketball at 32. Parang okay, medyo yung timings, syempre off pa rin. Pero yeah, when I played, parang wow, sarap pala ulit mag-basketball. So feeling ko neat, kinailangan ko rin yung six-month break na yun para mabalik ko lang kung ano yung dapat kung balik sa sarili. Yeah. And I feel like sa lahat ng pinagdaanan mo, bro, parang ano ka ngayon? Mm-hmm. Parang mas ano ka ngayon? Enjoy ka lang. Nag-enjoy mo. You found new life. Oo naman, bro. Kumbaga sa lahat na nangyari sa akin all throughout, wala naman yung pinagsisisihan. I'm so happy at least na-experience ko lahat ng kailangan ko. Na-experience ko lahat ng kailangan kong ma-experience. So, At saka, bro, kumbaga, feeling ko ngayon, wala ka ng galit kahit kanino. Wala naman ako talagang galit kahit kanino eh. Iniisip lang nila, galit ako sa lahat. Pero so now, Rabah Al-Husseini can look at the camera and say, wala. There is no bad blood between him and anyone. I think misunderstood ka lang talaga. Siguro. You can put it that way. Pero wala na rin akong pakialam kahit anong sabihin nila ngayon. Totoo. Ganito ka, ganyan. Para sa akin, nabubuhay ako ng masaya. Bro. Kumakain ako 3 times a day, alam mo yun. And I think that's income, healthy. I think that's what makes you healthy now. Kasi nagka-stage ka na nakikinig ka sa outside noise. And then when you reset everything, wala ka muna. Tapos ngayon, mas ano na ulit. Balik ka dun sa dati. Na hindi naman dun sa dating magulo. Pero like dun dating... Mas like, refreshed lang ako siguro ngayon na wala na akong iniisip. Wala that's talaga. That's true. No pressure, and, no nothing. And I feel like with your new league or your new team, parang super fresh start. Tsaka mas... Hindi naman sa binabash ko kahit ano league dito, pero mas easy dito. Syempre, hindi naman din basketball country to. So, nag-take advantage lang din ako sa kung anong kaya ko. So ano ka dyan? Diba? Dominante ka na naman dyan. Sakto lang. Hulul. Sakto lang. Naniniwala ako, mas magagaling ang mga Pinoy kaysa dyan. Oo naman, bro. Pilipino, bro. Ibang klase sa basketball, mga Pilipino, bro. Kaya nga feeling ko, nangangain ka na. Max kontra ka dyan, Brad. Oo. Pero, ito lang masabi ko, maraming, kumbaga nga, sa level ng basketball Pilipinas, iba, di ba? Kasi sobrang daming basketball player na wala sa PBA ngayon na deserve nilang nasa PBA. Totoo. Sobrang deserve. Totoo. So, yun lang yung masasabi ko sa level ng competition sa Pilipinas. Sobrang taas. Sobrang taas. Yeah. And I think, brother, parang ano, I think yung whole purpose ng segment na to is you will be, kumbaga magugulat ka sa story ng iba-ibang person, ibang-ibang players. Everyone comes from different. Yeah, bro. Everyone has different stories. And I think there's always a lesson in something. And from hearing you the past hour and a half, ang takeaway ko is, kumbaga, yung mga tao na wala kayong ibang magawa kung hindi magsalita na masama towards someone, you don't know the effect of that. Yeah, bro. Like you even as big as Rabah na status niya na MVP siya and like, you were on top of your game and everything. Meron at meron eh. Hindi naman natin pwedeng i-deny yun eh. Pag may sinabi ka, especially considering wala nga support system si Rabah Al-Husseini, medyo na ano din, na-affect. And now you found, kumbaga, not gonna deny, sobrang apektado talaga ako. Kaya nga sa lahat ngayon ang nanonood, yun ang takeaway dito. Like, words can affect someone. It can. I'd be lying if I said. Ano na ako din na parang pag may nag-hate sa akin totally wala akong pakialam. I'd be lying, 'di ba? There's still that conscious effort na huwag mo nang pansinin, Mikey. Mm. So, I'm sure. Pero at the same time, another lesson is from you naman there will come a point na talagang you can't please everyone. You can't. And I think that's the healthiest thing that happened to you was to accept that wala talaga. Yeah. It's a struggle. Talaga. It's a struggle to this at this point naman kahit lahat naman tayo struggling pa din with that na
Huwag mo na lang pansinin, bro, hindi naman yan yung nagpapakain sa'yo. Pero pare, at the end of the day, meron pa rin makaka-penetrate na tanginan to. Oh, bro, meron at meron talagang papasok sa isip mo na why is this person even have the guts to say things like this to you, di ba? Parang, wala ano naman bang ginawa ko masama sa tao? Wala naman ako directly ginagawa sa'yo. Yeah, yeah. And I think that's the lesson of the story of Rabah. And I'm happy for you, brother, na parang you're ano again. I can only imagine gaano kakasaya ngayon. Nandiyan ka sa hometown mo, you have your partner with you, max contract ka, ba-basketball, malamang dominante ka na naman dyan. So babalik yung love mo for the game, bro. And I won't be surprised na kung bumisita ka pa ulit dito. Babalik pa ako dyan soon, bro. Babalik ulit ako sa Pilipinas. Nag-refresh ka lang. Nag-refresh ka lang, pare, no? Mukha naman. Mukhang refresh na refresh din ba? Sana lahat, no? Sana all, no? Sana all naka-travel. Puta, pandemic dito. Walang labasan. Na-chambahan ko nga lang yun, bro. Sa totoo lang, dapat nung December pa ako babalik ng Kuwait. Pero wala eh. Hirap makabalik. Hirap buti talaga rin makabalik. Buti na lang. De, pero brother, I'll give you the time to say what's up to lahat, bro. Lahat ng mga sumuporta sa'yo all those years. Wait lang. Sa lahat siguro ang tumulong sa akin, sobrang salamat. You know, kung di dahil sa inyo, wala rin ako siguro sa position na to. To name a few, si Jason Nalupta na alumni na Ateneo na who really took care of me and Eric Salamat nung time namin, Father Adolfo Dacanay, Coach Norman Black, obviously the father figure na talagang hindi nagnanawang magtiwala sa akin. Siya yung nag-angat sa akin, alam mo yun, to all the Ateneo community, lahat sa mga naniwala sa akin at saka sa hindi naniwala sa akin, thank you. Kasi kung di dahil sa inyo, I won't be here right now kung nasan ako. So, yun, you know. Thank you for everything. I think that's what, ano, that's the maturity also. Na parang, alam mo naman eh, na yung mga taong nag-doubt din sa'yo, naging fuel mo din yun. Diba? Like I said kanina, pag naglalaro ako, I take them, sila yung inspiration ko, sila yung sa kanila. Yun yung galit na nilalabas ko talaga sa kanila, sa mga haters na nagaling. Oh, so now we know the story of Rabah Alhuseini. Man, 2008 UAP MVP, 2009 UAP Finals MVP, second pick, Rookie of the Year, di ba? Pero ang kagandahan dyan is, I feel like this is a start for you. I feel like starting all over again, kapare. Different place, different country, you know. I'll just maximize what I can habang nakakalaro pa ako. So para pagdating ng time, I'll be fine, you know. Oh, for sure. For sure, man. You'll be more than fine. Alam natin yan. Siyempre, matibay ka na. Mas matibay ka na ngayon. Kaya pag umuwi ka dito, alam mo na, hopefully we'll see you back here. And we'll see you soon. Sure, bro. I congratulate you, brother, where you are right now. Good luck on your thank future you, and thank you, plans. Thank you. Thank you. Oh, pare, salamat sa channel mo. Ha? Oh, pare. Grabe, ang ganda nito. Sobrang ganda ng ginagawa. Salamat, brother, at pinayagan mo ako i-share yung story mo, ha? Hey, bro. Anytime. I appreciate you, man. You take care of yourself. Stay healthy. You too. Yeah, I'll see you soon, brother. Ingat ka. Ingat, bro. Bye, brother. Bye. 29, Rabah out to Salamat. McLeod back to their field. Ticket for the face-up jumper. And he gets it to go. Find out what happened at halftime for Ateneo. Al-Husseini finds an opening. Couple of fakes. Gets it in. And look at that. The perseverance of the big man. The patience of the fakes. Because they can't put up 5 points in a span of a few seconds. Wow. Dissecting this defense of Ateneo. That's Rabah Al-Husseini able to get it up and in. Al-Husseini! 4:35. 13 to shoot. Rabah finally gets that fadeaway to go. 6 points. Salamat sets up the pocket rocket. Al-Husseini is 2 out of 4 from the field. Make that 3 out of 5. Going on between Lingganay and Bonfort. Husseini, unstoppable when he's that close. He loves Rabah. Change of direction. Another flyby move. Dome Bacalao unable to put it in. Rabah Al-Husseini will not be denied. Defending champion as the number 3 seed. The UE Red Wars. Al-Husseini, the bang in the bucket. A little bit.